Hi mga mare at pare, ay tingnan niyo yung anak ko kung ano nangyari sa kanya. Ikukwento ko sa inyo kung paano niya nakuha ito. Ito po. What's up guys? Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat ng nanonood. Kung nasa man po kayo ng panig ng mundo. At ayun, si-share ko lang po yung nangyari kay Kyle sa aking bunso. Sa aming bunso na kinagat ng lamok sa backyard. At lumobo yung noon niya. At talagang pati yung ilalim ng mata niya na magasya at pati yung braso niya, meron siyang isang napakalaking bukol pa dito sa braso niya na talagang bumukol siya ng napakalaki. At syempre, ang naging initial reaction mo bilang magulang is nagulat ka, syempre, di ba? At kasi noong time na yon hindi naman siya umiyak habang naglaro sila ni mama niya sa backyard. At hanggang sa tumulog na sila, naligo siya bago matulog. Tapos kinabukasan, dahil nga uuwi ako ng gabi, si mama naman niya papasok. Hindi ko napansin na namamaga na pala yung forehead niya, yung noon niya. Nagulat na lang ako early in the morning. Nagising ako kasi maaga siyang gumigising. So around mga 8 o'clock in the morning, bigla ko nakita yung noon niya na sobrang laki na talaga. Nakabukol talaga siya sa noon niya. Talagang sobrang laki niya. Talagang nag-iba yung itsura niya talaga. At ayun nga, syempre, ang ginawa ko agad, kinuha ko yung Benadryl. Kung saan ginagamit yun kapag may allergy, kahit sa anong bagay. So pinainom ko agad siya ng 5 ml kasi 4 years old pa lang siya. At ayun nga, actually wala namang nangyari, hindi naman siya lumiit or something. At ang naisip ko lang is painumin ko lang talaga siya ng Benadryl just in case na meron siyang allergy sa kagat ng lamok or something. So ayun, nag-worry kami ng sobra. At hanggang sa dinala namin siya sa hospital, gabi na kagabi, 10:30 in the evening dinala namin siya sa doktor kagabi. At ayun, awa naman ng Diyos ay maayos naman. Sabi din ng doktor ay dahil din daw sa kagat ng lamok. Usually dito daw sa Canada ay nangyayari talaga yon sa mga bata. Marami silang patients na ganun. At ang sinabi ng doktor ay huwag mag-worry kasi okay naman siya as long as na hindi siya nahihirapan na huminga. Hindi na, ibig sabihin hindi nag-swollen yung lalamunan niya, is maayos siya. At syempre kapag daw pinundit mo yung pinisil mo yung part na may namamaga, is malambot pa rin siya. Pero dahil nga sobrang sakit daw, sabi ni Kyle kagabi, kaya napilitan kami dalhin siya sa emergency. Nagstay kami doon almost 4 hours. Kasi 10:30, 11, 12, 13, 14. So 3.5 hours na sa emergency kami. At syempre tatlong oras, 2.5 hours kami naghintay bago kami pinapasok, at another 1 hour para ulit, siguro 2 hours kami naghintay, tapos another 1 hour ulit naghintay kami sa doktor ulit sa loob, tapos yung last 30 minutes doon lang dumating yung doktor. So ayun, binigyan lang siya ng Advil, at ayun, maayos na siya ngayon, medyo lumit na siya ng konti. Guys, papakita ko sa video na to yung nangyari sa kanya. At sana pagka nangyari din sa anak nyo, syempre, huwag kayong mag-worry. At kung may ospital, ipatingin ka agad natin para lang ma-make sure na walang any reaction sa mata niya or sa nakagat sa kanya or something like that. So, yun lang guys. At sana ay may nakuha kayong informasyon sa video na to. Thank you so much and have a great day. Ito na po ang video. At ito nga, masaya kami kumakain sa McDonald's na mag-ama. Nung nakarang araw, makikita niyo yung itsura ni Kyle. Ayan, nung wala pa siyang kagat ng lamok. Ayan ang itsura niyan. Nung hindi pa siya nakakagat ng lamok sa backyard. Pero tingnan niyo ang nangyari sa kanya patapos siyang makagat ng lamok sa backyard namin. Makikita niyo halos lumobo ang noon niya. At napakalaki ng braso, ng bukol niya sa braso. Tingnan niyo, at nag-iba rin yung mata niya. Namulay yung buong mata niya.
at namula yung buong noo niya, at talaga namang kitang-kita nyo yung pamamagarin sa ilalim ng mata niya. So talagang sobrang hirap, nakakaawa yung bata, halos narandam na randam mo yung sakit na nararamdaman niya, at para talaga siyang nabugbog sa nangyari sa kanya. At ayun, kaya napilitan kami dalhin siya sa emergency agad-agad, at eto nga siya ngayon, nakahiga, nakatulog na siya dahil alauna na ng madaling araw, hindi pa rin dumadating yung doktor. At talagang nag-worry na rin ako. Ayan o, tingnan niyo po, nung pinicture ako siya bago siya makatulog, at talaga naman na sobrang nakatakot. At ayun lang po, sana ay wag din tayo mag-alala, mag-worry, stay calm po tayo, at lalong-lalo na po para sa mga bata. Ayan, pauwi na po kami ng alas 2 na madaling araw, at karga-karga ko siya kasi hindi na siya, ayaw niya nang gumising dahil nga pagod na raw siya. At ayun, at ngayon naman ay maayos na siya, at sana rin po ay ingatan natin ang ating mga anak, manatili tayo magkaroon ng mga insect repellent pagka dinadala natin yung mga bata sa backyard natin, para hindi na po sila makagat ng namok or something, kasi minsan masiselan yung kanilang mga balat. At ayan, at pauwi na rin kami ngayon yan, kung nakikita nyo.